Hello guys, welcome back to Dato Ambas TV. Ang topic natin ngayon ay itong, yun nga, yung after mong magpabunot, pwede na bang magpagawa ng pustiso? Yes. Kadalasan naman, mga iba, gusto nila after mabunutan, magpapagawa na ng, mayroon ng nakagawa na pustiso. Tawag dun mga immediate denture. Halimbawa to, sinukatan na kagad, tapos dinala sa doktor. Sa laboratory, gusto nang pagawan agad ng pustiso kasi pag tinanggal to, pagtanggal nung yan, ng ngipin na yan, may sasalpak agad na pustiso. Ang akin lang, sa akin, ang topic natin ngayon, pwede ka na pang magpagawa ng mamahal na pustiso gaya ng flexible, ito flexible to, at saka yung peak denture. Ito naman yung murang pustiso, yung acrylic denture ang tawag doon, o plastic na sinasabi lang. Ordinary na pustiso. Bilang isang teknisyan na mapapayo ko, may mga pasyente kasi na minsan gusto talaga nila after mabunot, may pustiso kagad kasi ayaw nila yung wala silang ngipin na naghihintay sila ng mga ilang linggo bago maglalagyan ng pustiso o sukatan. Kung magpapagawa ka ng pustiso, halimbawa bagong bunot ka, ito, binunutan, ngayon, bunot, tinanggal ito, binunutan, ito, halimbawa ito, binunutan, ngayon, bagong bunot. Ngayon, ang tabis na papagawa mo, ay hindi muna flexible denture at peak denture. Huwag muna yon. Kasi bakit? Ito kasing part na binunot na to, yan. Mag-heal pa yan eh. Kung flexible denture ang pinagawa mo, halimbawa itong pasyente na to, immediate denture siya, nagpagawa na kaagad ng flexible. Para sa akin ito, magkakaroon siya ng problema in the future. After a month, magkaka-space doon, papasok yung pagkain, magtataka siya bakit nagkaroon na ng problema itong flexible niya. Kasi nga, dapat talaga dyan, ang pinagawa mo muna ay ordinary na pustiso. Gaya nito, itong acrylic na pustiso. Acrylic muna. Ito, halimbawa ito. Itong dalawa na ito, flexible. Iisa lang ito, iisa lang. Kumari, ito yung bagong bunot. Ito. Bagong bunot yan. Ang pagawa mo muna, wag flexible. Wag muna flexible. Yeah. Wag muna flexible. Pagawa mo muna ay ordinary na pustiso muna ipapagawa mo. Temporary denture ang tawag dyan. Kung gusto mo mag-flexible after 3 months or 6 months, doon ka magpasukat uli ng bago. Halimbawa, ito, yung bagong bunot. Ayan, pinagawan ka ng pustiso. Ayan, may pustiso ka na. Ayan. May tendency, lalumuwag yan eh. Luluwag yan. Ngayon, pagka lumuwag yan, magkaka-space doon sa loob, magkaka-space dito, ang feeling mo, maluwag siya, di ba? Kaya kung pinagawa mo dyan, ay flexible ka agad. Halimbawa, ito. Bagong bunot. Flexible ka agad yung pinagawa mo. Ayan. Flexible ka agad. Ngayon, magkaka-space. After month, magkaka-space yan. Kasi nga, nag-heal na siya eh. Gumaling na eh. Yung magang gums mo, nag-heal na. O ngayon, yung flexible mo, papasokan ng pagkain dun sa loob. Sayang, magkano ang banayad mo? Dito. Halimbawa, ito. Ang singil sa'yo is 15,000 sa flexible mo. Imbis na nagka-problema yung 15,000 ngayon dahil nga dali-dali kang nagpagawa, flexible ka agad pinagawa mo. Dapat, ang unang pinagawa mo muna ay acrylic denture muna o yung temporary acrylic denture o immediate denture muna. Ayan, yun muna. Huwag muna yung flexible, huwag muna peak denture kasi mahal yun, mahirap i-repair. Ang flexible, bawat to, ito yung sample natin yan. Kapag nagkaroon na problema yan, nakaka-space mo. Lalagyan mo ngayon yan, acrylic na lang or ano, hindi mo pwedeng lagyan ng flexible yan kasi nga, ang flexible ay kailangan sa machine, may machine na ano, may machine, hindi naman pwede to, luto na to, hindi na pwedeng i-reliant ng maayos. Kaya kailangan, kung bagong bunot ka, ang pagawa mo muna ay temporary acrylic denture. Huwag muna peak denture, huwag muna flexible denture. Ayan. Ito ay flexible denture. After 6 months, pagpagawa ka ng flexible denture o 3 months. So, hindi na sayang. Magkano unang bagay ito? Gagastos ka lang. Magkano? So, sabi mo ng 4,000 sa libo na lang isang ito. Sabi mo, 4,000 to. Kung magka-problema yan, mababa lang yung nagastos mo. Pwede mong palitan. Yun. Ito, kung magpagawa ka na ito, magkano to? Sabi mo ng 12,000. Nagka-problema yung 12,000. May space dito. May ano to, lumuwag na, maluwag na, hindi na siya maganda yung lapat. Isipin mo, ito 4,000 lang, ito 12,000. 12,000 yung nasayang mong pera, magpapabago ka uli ng pustiso ngayon na flexible.
yun lang ang payo ko. Kasi marami nagme-message sa akin about sa bagong bunot, nagpagawa na agad ng flexible denture. Ngayon, nag-message sa akin. Oh. Eh, siyempre, wala naman tayong alam kung anong pinag-usapan nila ng patient at saka ng doktor. Eh, yun ang ginawa. Eh. Sabi ko, yun, sabi ko, eh, kailangan po yan ulitin kasi nga, space na eh. Malaki na yung ano, space ng flexible. Eh. Kaka-problema ko na, hindi po nare-repair yung flexible. Di gaya na itong ordinary, pwede mong i-repair to anytime po. Kahit bagong sukat yan, ilalapat lang namin yan, dagdagan mo yung, ano, yung nawala, babalik ulit sa dati. Itong flexible, hindi mo pwedeng i-repair basta-basta. Yun lang guys, ha. Kapag nagpapunot ka, bagong bunot ka man, o ano, huwag muna flexible ang pagawa mo. Peak denture, huwag din. Ordinary na pustiso lang muna, ha. Hope na sana nakatulong sa inyo sa mga bagong magpapagawa ng pustiso. Payo ko. Acrylic denture muna ang paggawa nyo. Huwag muna yung mga mamahaling pustiso para mas maka-save kayo ng pera. Bye-bye! Datuan Bastibi. Thank you po.